Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Joel Masangkay, Eliza Ruth Rosario, Kagawad Kat sa Kinodukusin, Ronald Verbosidad, Dred Sancon at Gay na rin, kay Miss Lang Burn, Marcelo Trambolo at Nelmar Daguman. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Kaya naman pala nang gagalaiti sa galit itong Supoy Erram sa isang PBA fans dahil mukhang foul na talaga ang sinabi sa kanya na pangungutya at dinamay na ang kanyang mga mahal sa buhay, partikular na ang kanyang magulang. Kaya naman itong Supoy Erram ay galit na galit sa sinabi nga ng isang fans patungkol nga sa kanya at gayon na rin sa kanyang magulang. At ating ngang pakinggan ang sinabi ng fans at kayo nang bahalang humusga kung dapat ba talagang magalit itong Supoy Erram. Ayon nga sa aking narinig ay mukhang hindi talaga maganda ang sinabi kay Poy Erram. Aminin na nga natin na itong si Poy Erram ay pisikal at pasaway talaga at nananakit ng mga players. Ngunit mandang huli ay tao pa rin to na may puso at nasasaktan. At dinamay nga ang kanyang magulang at sinabihan pa na bobo ang kanyang magulang. Para sa akin ay hindi tama ang sinabi ng isang fans na kahit na masama ang ugali ni Poy Erram ay wala siyang karapatang idamay ang magulang ni Poy Erram. Lalo na't ito ay isang laro lamang at wag sanang idaan sa personal na bagay. Sa ibang balita naman, ang import nga ng talk and text na si Rondae Hollis Jefferson. Maraming ang nakakapansin na tuwing natatalo ang talk and text ay puro na lamang reklamo ang ginagawa nito. Hindi na nga ito ang unang beses na nagreklamo itong si Rondae Hollis Jefferson. Dahil nung unang beses nga nilang matalo, sa Barangay Hinebra nung Game 1 ay nagreklamo din ito. Tapos ngayon na namang Game 3 ay nagreklamo na naman siya dito kay Coach Jolas at tila ba'y hindi niya nare-respeto ang head coach ng Talk and Text. Masasabi nga nating ibang iba talaga ang import ng Barangay Hinebra na si Justin Brownlee na sobrang marespeto sa kanyang head coach na si Coach Tim Kuhn. Kaya naman itong si Coach Tim Kuhn ay mahal na mahal din si Justin Brownlee. At bukod pa nga dyan ay nare-respeto itong si Justin Brownlee ng bawat Pilipino fans dahil si Justin Brownlee ay may respeto rin sa mga Pilipino fans at siya ang nagbibigay buhay sa Barangay Hinebra. At gayon na rin sa kanyang mga ka-teammate ay mataas ang respeto nila kay Justin Brownlee. Kaya naman ang masasabi ko ay ibang iba talaga sa lahat ng naging import sa PBA itong si Justin Brownlee.